At sa pagkakataong ito ay nais nating ipanood at iparinig sa inyo ang mensahe mula sa mga kapatid ni dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino III. Narito po ang kanyang mga kapatid. Ano? Dalawa itong mapapanood ninyo. Yung isa naman ay ito yung nauna kasi na pahayag ng kanyang mga kapatid. At isusunod natin yung kay Chris Aquino pagkatapos ko noon. Ito po, panoorin natin. Sa loob ng ospital. So ito po yung statement ng aming pamilya. Kagaya ng serbisyong binigay niya sa bayan, hindi maingay, trabahong galing sa puso, dahil alam niya, kayo ang boss niya. Kaya nga nakilala siya bilang si Pinoy, dahil ayaw niyang maramdaman na dapat siyang bigyan ng kakaibang pansin. Hangarin niyang hindi mapahiya sa inyo, dahil sa paghikayat na mahirap man, pero tama na sundin ang daan matuwid. Nagawa niya ang lahat ng iyon. Masakit po para sa amin na tahimik niyang tinanggap ang mga batikos. Natatak sa aming mga magkakapatid na nung sinabihan namin siyang magsalita at labanan ang mga maling haka-haka, simple lang ang sagot niya sa amin, kaya pa niyang matulog sa gabi. Hinarap niya ang lahat ng investigasyon at akusasyon. Sandigan Bayan, November 2017, Senado noong December 2017, at Kongreso noong February 2018. Because when you enter public service, when you serve with honesty and dignity, and you know you have committed no crimes against the people, hindi ka matatakot magsabi ng totoo. Pribado po siyang tao. Bago pa man ang pandemic, labas-pasok na po siya sa ospital. Nais namin magpasalamat sa lahat ng mga doktor at sa buong medical team na nag-alaga sa kapatid namin. Naramdaman namin bilang mga kapatid niya that they did everything to make him comfortable. They became compassionate friends who gave him true respect by valuing and protecting his privacy. Sa lahat ng mga totoong kaibigan niya na walang palya siyang dinadalaw, tinetext, pinapadalhan ng pagkain, sinasamahan at pinoprotektahan siya, salamat po. Sa mga madre at pare na malapit sa pamilya namin na walang sawang pinagdasal ang kanyang paggaling, salamat din po. Sa tropa niya, kay Ivy at siguro ang numero uno sa listahan, si Yoli, na 30 years siyang inalagaan, lahat ng kasama niya sa Times Street na mula nung pandemic, bihirang nag-off dahil alam nila delikado para sa kanya. Salamat. Sa mga botante ng 2nd District ng Tarlac noong 1998, kayo ang unang bumoto sa kanya. Sa inyo siya nagsimula, 3 terms ang nabuo niya. Sa 14.3 million Filipinos na in 2007 voted for him to become senator, and sa 15.2 million Filipinos na nagtiwala sa kanya noong 2010 at binigay ang pinakamalaking karangalan na pwedeng ipagkaloob sa kahit na sinong Pilipino, habang buhay namin tatanawin na utang na loob yung naibigay ninyo sa aming kapatid. Maraming salamat po. It is with profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III, died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. No words can express
how broken our hearts are and how long it will take for us to accept the reality that he is gone. Mission accomplished, Kanoy. Be happy now with Dad and Mom. We love you and we are so blessed to have had the privilege to have had you as our brother. We will miss you forever, Noy. Yun po, napakinggan ninyo si ano ha, si Pinky, kapatid niya. Yung pong pananalita, mababakas ninyo yung pagkabasag ng boses. Pagkatapos eh, maaatim nyo na ganyang may mga nagdadalamhati na namatayan eh, na kapag nagagawa nyong makapagsalita ng masama, na wala ka namang basihan sa sinasabi mo, di ba? Para magmura ka sa isang tao at para lalo na isabihin mong mamatay ka na sana. Oh, mga kaibigan, hindi ho ba? Yan eh, gawain niya ng mga demonyo lang ang pag-iisip ang makagagawa niyan. Na siguro, ang iniisip niya lang na atraso sa kanya, pansarili niya, hindi nanalo yung kandidato niya. Diba? At saka hindi maging presidente, hindi maging vice president para sila. Kung nanalo kasi, siguro masarap ang buhay niya. Diba? Mga kaibigan, pansarili lang niya. Eh, you know, ngayon, naalala lang natin, nung 2010, pagkatapos na manalo ni Presidente Noynoy Aquino, tayo nun eh, kahahalal din lang natin na sa ikalawang term, nahalal tayong direktor ng isang samahan sa media. Pakita mo nga yung litrato at dyan ay nanumpa kami kay Presidente bilang tradisyon ng samahan na yon, kung sino yung nakaupong presidente, ay doon nanunumpa yung mga officers and directors ng isang samahan na yan na dati matinong samahan pero pati yan ay nabili ng kasalukuyang administrasyon, ha? Yan samahan na yan. Katunayan, yung ibang officers niyan eh, mula nung naupo itong administrasyong ito, naitalaga sa pwesto eh. Kaya binenta yung samahan eh, yung simulain na wala eh. Yung simulain ng pagtatanggol sa hanay ng mga nasa media. Ngayon, baliktad na eh. Sila pa ang magkakanulo sa iyo eh. Ha? Kapag ka hindi ka kasang-ayon ng administrasyong ito, ang trabaho ng samahan na yan, ngayon, bilang patunay na nabili sila, mga kaibigan, ay usigin ka pa. Imbes na ipagtanggol ka at idepensa ka. Ha? Ang ginagawa, sila ang gigipit sa'yo. Yeah, yung nakikita ninyong larawan, tayo yung nandi dito sa pinakadulong kanan. Ha? Ngayon, meron na rin tayong mga naikwento sa inyo, di ba? Nung pagkatapos nito, merong naging okasyon sa Manila Hotel eh. Araw yata ng Maynila yun eh. Isa siya sa mga ginawara ng parangal, ha, na ang nakaupong mayor noon eh, si Mayor Lim. Eh, nagkaroon tayo ng pagkakataong makaharap siya ng personal at makamayan. Hindi katulad doon sa Malacanang eh, maraming tao ron eh, di ba? Marami rin tao ron, pero kasi hindi nyo na itatanong, meron akong isang kapatid na senior reporter sa isang malaking pahayagan. Hanggang ngayon, eh kasi nung kampanya ni Pinoy, dun sa istasyon nga na binaboy si Presidente Noynoy, eh dun ang istasyon ko nun eh. Ako lang ang Noynoy doon na kumakampanya para kay Noynoy dun sa himpilang yun. Ako mag-isa lang. Lahat yun, puro bilyar yun. Ha?
Paano yun ang dala nung may-ari ng istasyon, si Villar? Dahil kandidato yun ni Gloria. Eh, papalit, ang papalitan si Gloria, di ba? So ngayon, namuhunan din tayo kay Noynoy kahit hindi natin kakilala yan, di ba? Kaya malaking bagay sa atin yung makaharap mo yan. Meron ngang pagkakataon eh, yung pinakahuling naging presekretary ni Gloria, na namatay na rin kamakailan, di ba? Nabanggit din nating namatay na si sa Manila Bulletin si Mr. Ikban, si Mr. Jun Ikban. For a while naging ano yan eh, naging presekretary ni Gloria yan pinakahuli bago matapos ang termino ni Gloria. Eh nakita kami niya nung nakaupo na si Pinoy. Nagkatagpo kami sa isang lugar na hindi sinasadya. Oh, sabi niya, balitang-balita yung pangalan mo ah. Eh dahil nga isa ako sa masugid na nakwan eh. Parang yung ginawa ko dito kay Digong nyo, di ba? Kinampanya ko rin ito. Nung panahon naman na yun, kay Noynoy ako. Ang kinakampanya ko yung si Noynoy. Sabi nung ni Mr. Rick Van sa akin, eh, balitang-balita yung pangalan mo. Ikaw magiging director ng Bureau of Broadcast sa Radyo ng Bayan. Ay, kako, hindi ho ako, ano, hindi ho totoo yun. Hindi ko kaya yan, kako. Wala ho ko ambisyon na pumasok sa ganyan. Ganun ba eh, yun ang usap-usapan eh. Eh, pakisabi nyo rin sa mga nag-uusap na wala ho akong interest dyan. Kasi baka mamaya eh, ginagamit yung pangalan mo para ka ipahiya lang, di ba? Oh, hindi naman ako nag-a-apply unang-una eh. Pangalawa, ito nga yung sinasabi natin na yung kapatid kong senior reporter sa isang malaking pahayagan, eh kwan yun, nag-cover siya during the campaign. Kahit saan magpunta si Noynoy, yun ang assignment ng mga periodiko. Lahat ng periodiko merong nakasunod kay Noynoy. Ganyan eh, pagka meron naman sa ibang kandidato. O kahit saan probinsya makarating yan, kasama sila lagi. So si Noynoy, close yan dun sa mga reporter. Ha? At nung matapos ang eleksyon eh, 2013, o di 3 years after na nakaupo na si Noynoy eh, kumain kami, nag-dinner kami dahil nag-birthday yung nanay ko. Kaarawan ng nanay ko, kumain kami sa isang maliit na kainan dyan sa ano, parang palengke. Paluluto mo yung pagkain. Tabi lang ng palengke. Eh ngayon, biglang nag-ring ang telepono nung kapatid ko. At ang tumatawag ho, si Noynoy Aquino. Si Presidente Aquino. At ang pakay ng pagtawag ay para batiin lang ang nanay ko sa kanyang kaarawan. Nakausap niya yung nanay ko. Oh, pagkatapos noon, yung award ni Dolphy, natatandaan ninyo. Si Mayor Lim natsyempohan namin na nagmi-merienda sa isang hotel eh, diyan sa Century Park. Walang pasok noon eh. Holiday eh. Napadaan kami ro, nakita namin si Mayor Lim mag-isa ron, makain. Tinawag kami nung makita kami. Ali kayo. Sabi, saan ba kayo galing? Eh, wala akong mapuntahan eh. Hindi ko malaman kung umuulan noon o ano eh. Ngayon, nung maya-maya, habang kami nagmi-merienda, napadaan naman yung kapatid ko. Meron naman siyang sadya na ibang ano, pauwi na rin. Nadaan, nakita rin kami. At nung makita siya ni Mayor Lim, tinawag siya. Mupo. Pagkatapos, maya-maya may nag-text na sa akin na si Dolphy ay isinugod sa ospital. Ngayon, nasabi ko rin sa kapatid ko sa yun, sa mga kaharap namin, pati kay Mayor Lim, naku si Dolphy ho pala eh, nasa ospital, sinugod daw. Mukhang malubha ang ano, kalagayan. Yun yung nagtagal na siya sa ospital eh. Sabi ko,
Pambihira naman ka ako, Mayor eh. Si Kwan eh, si Dolphy, hindi maibigay yung National Artist Award sa kanya. Eh sabi ni Mayor Lim, paano ba gagawin natin? Eh kako, namamahala ho dyan yung National Historical Commission tsaka yung NCCA, National Commission on Culture and the Arts, ha? Eh sabi niya, di puntahan natin, pero habang nagkukwentuhan kami, eh itinext nung kapatid ko kay Noynoy Aquino na kung pwede ay paano ba mabibigyan ng award ng National Artist Award si Dolphy. Abay, tumawag din dun eh, mga kaibigan eh, habang kami nagmimeriende. Kinausap yung kapatid ko eh. Oh, di pagkatapos nagyaya si Mayor Lim sa National Historical Commission, dyan lang sa Intramuros yun eh. Ay, di pumunta na tayo. Eh, dahil nga holiday noon, wala yung mga official doon na makakausap. Di hindi na kami nagano. Yung kapatid ko naman, dahil nasabi niya kay Noynoy, ipinagbigay alam ngayon sa kanya after several days na si Dolphy bibigyan ng award pero hindi national artist para maagapan kasi malubha, medyo nagkasakit na. Hindi pala yun yung nagtagal siya, hindi pa pala yun. Yung unang isinugod siya sa ospital. So, nung bumuti kalagayan, eh sinabi ko kay Dolphy, bibigyan ka ng award. Hindi alam ni Dolphy, ha? Hindi ko sinasabing kami ang lumakad, ha? Para sa kanyang award. Ang tumulong yung aking kapatid at saka si Mayor Lim. O eh, binigyan si, ano, di ba? Kaya binigyan si Dolphy ng isang award na tungkol sa pagkakawang gawa. Dahil si Dolphy may foundation yan eh, na tinutulungan niya mga bata, yung mga batang lansangan. Oh, pagkatapos ano nga ho, mabuti na ihabol 'yon dahil pagkatapos noon, tsaka na nagkaroon ng malubhang karamdaman na hindi na naka-recover si Dolphy hanggang sa namatay. Pero naibigay yung award dahil sa pagsisikap namin, konting pagsisikap namin. Yung larawan namin na magkausap kami, eh wala eh, nahanap ko, hindi ko na makita, laki-laki pa naman nun. Ha? Hindi ko na makita yung kung saan na napunta. So, yan ho, ano? Eh, kung sasabihin mo, gagamitin mo yung itong profession na ito para sa sarili mo lang, madali lang ho yun eh, di ba? Oh, dahil nakaka-connecta naman tayo sa mga kahit sino na yan. Pero hindi naman yun ang linya natin eh. Di sana matagal na tayong kumandidato, di ba? Hindi rin natin linya yan. Si Mayor Lim nga nun, pinipilit akong kumandidato kahit konsihal sa Maynila. At siya raw ang bahalang humanap ng panggastos. Sabi ko, Mayor Lim, hindi ko huli niya yan eh. Baka makasama pa ako sa inyo eh. Yun ang isinasagot ko kay Mayor Lim. Pero parang nagdamdam si Mayor Lim noon dahil hindi natin napagbigyan. Yun ay mga kwan. Hindi natin makakalimutang mga pangyayari sa panahon ni Noynoy. Bagamat si Noynoy, binabatikos din natin yan. Di ba? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang gabi, Larry Katok. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y
kailangan pang iwanan.